Hindi kumpleto ang ating umaga kung hindi natin masisilayan ang nag-iisang traffic chick, si Darling Fifi. Kamusta na ang lagay ng traffic ko dyan, Fifi, sa EDSA Ortigas? Chica on the road! Rise and shine, God darn it! Rise and shine sa ating mga ka-vive! Thursday na, ibig sabihin sa araw lamang at weekend na. Ano bang nililook forward mo sa weekend, Darling Gab? To exercise, ako'y magbabike. Ikaw, what are you looking forward to? Wow, magbabike. This weekend, no? Ako naman, isang bagay nililook forward ko talaga this weekend, ang makapag-stretching talaga. So, kung meron okay. Ko mga ganyan, step one, and the next one, you do this, step two, and then step three, tapos you do the split. Ganyan. Mm. And then the other side. And then step one, and then step two, and then you hold this barrier, step three, and then you split. But if you can do the split, don't split. Love it! So, yun. So, kailang magpapal tayo, baby darling, Gab, kung ang gagawin nila is magbabike or magsa-stretching with the barrier. So, mamimili ang ating mga Team Figab fans. Mm-hmm. Di ba may ganon? So, iba-try natin ang hashtag Team Figab. Tsaka reminder sa mga bikers natin na magsuot ng helmet. Lalo na sa mga taga-QC dahil mandatory na yan dyan, di ba? Importante yan, yung mga gears. Tama, yes. Alam mo, speaking of the bicycles, doon sa Kamuning, nakita ko doon na kapag halimbawa, medyo masisira or magkakaproblema yung bike, ay meron doong station para sa repair ng iyong mga, ng sira sa iyong bike. Mm-hmm. Yan. Nakita ko yun sa post ni Sir Bong Nebriha. Oo. Ng MMDA. Mm. So, bongga ito para sa ating mga bikers na dito ngayon. O, diba? O, shot, chika, on the road na tayo, darling. Silipin na po natin ang sitwasyon ng trapiko live ngayon dito sa EDSA Ortigas. Unahin natin yung mga pa-southbound. Now, if you're galing ka ng Santolan, asahin po ninyo na magsisimula ang bigat ng trapiko dyan sa may Cubao Underpass, pero mabilis lamang eh, kasi kanina parang mga 5 minutes, nalampasan ko na agad yung traffic. And then, magiging light to moderate ng situation hanggang pagdating dito sa may bago mag-Ortigas flyover. Makikita naman natin ngayon, hindi gano'ng karamihan yung mga bumabiyahe, yung mga mananakay na ka-vive. Mga kumakaliwa dyan sa Ortigas flyover, onti lang eh, talagang light yung sitwasyon ng traffic. Maging doon sa mga dumidiretso, papunta ng Shaw Boulevard. Pero asahan ninyo na magkakaroon ng onting build-up ng mga sasakyan pagpasok doon sa may Shaw Underpass. Tapos dire-diretso na ang magaan na dali na traffic ko hanggang Makati. Ngayon naman, puntahan natin yung pa-northbound. So, sa ating mga ka-vive na pa-norte, walang problema dahil light traffic situation ang inyong mararanasan kung kayo ay papunta ng North Avenue ng NLEX at ng Camanava at Northern Park ng Quezon City. Ngayon, nakikita natin, Sims, ito yung kasama natin. Ayan, parang may nakita ko doon na MMDA constables natin na nakasuot sila ng kanilang mga, ano ba tawag dyan? Ay, basta may hood na yan. Hulaan nyo na tawag nyo. I-message nyo sa ating Facebook. Meron silang face shield. Ayun, kapote. Huwag nyo na i-message. Ayan. Tapos nakalagay, Duterte cares. Oo. So, ngayon, wala pa namang problema. Pero sa ating mga ka-vive, since manaka-naka ang pag-ulan, usually, pag ganyan na situation, may mga ilang areas dito sa Metro Manila na kailangan, medyo magiging mabigat. So, kailangan dapat tayo ay maaga pa rin sa ating pag-alis para hindi tayo malate sa ating mga paroroonan. Hindi pa rin po ay pinatutupad ang number coding scheme sa Metro Manila dahil pa rin sa General Community Quarantine Status na ating na pinatutupad ngayon dito. And para sa iba pa mga traffic updates, maaaring yung silipin ang Twitter, Facebook at website ng MMDA. And remember, don't be rude, be kind, and you can never go wrong with kindness. This is your traffic chick, Fifi, para sa bayan.